Sinungaling! Halika nga! Sanchay! Saan ka pupunta? Huwag mo sabihin siya ang pinili mo! Di nag-iisip. Kahit gusto kong tumakas at magtago, parang may malaking anino sa likod ko. Kahit na gusto kong tumakbo sa lugar na puno ng liwanag, alam kong hindi pa rin ako lulubayan ng itim na anino. Kapag patuloy ko yung tinakasan ng anino, lalo akong manghihina at masisira ang buhay ko. Saan mo ba balak pumunta? Gusto kitang suntukin! Teka, anong gagawin? Tinatanong mo kung saan ako pupunta, dalhin mo ako doon! Galit ka pa rin ba? Naiintindihan kita. Pero isipin mo yung 5 milyon. Anong gagawin mo? Kapag napaibig kita, meron akong 5 milyon. Kung ikaw, anong gagawin mo? Tatanggihan ko yun. Hindi ako manluloko ng mga tao para lang magkapera. Ang pera ay pera. Kailangan natin yun. Bakit mo nasasabi ang mga bagay na alam kong hindi mo pinaniniwalaan? Sarili mo lang iniisip mo. Sinungaling ka. Miss, nasa bus tayo. Pwede, huwag kang sumigaw. Sinungaling ka rin naman, di ba? Gustong-gusto mo siya, pero hindi mo masabi. Hindi ako sinungaling. Marami lang talagang hadlang. Hindi kita maintindihan. Bakit mo siya nagustuhan? Malaki nga siya, pero isip bata naman. Alam mo ba, may nagsabi sa akin, ang pag-ibig daw sa human gene ay nakaset na maglaho after 3 years. At kapag sumapit na ang panahon na yon, tawagin mo na lang ako. Napipilitan lang akong kausapin ka dahil dadalhin mo ako sa mama ni Tao Ming, sir. Hintayin natin makarating ang bus sa destinasyon. Medyo malayo rin yun. Ihahatid kita ng motor ko. Sasabihin ko sa mama ni Tao Ming, sir. Kung nagbayad siya ng tao para lokohin ako, ano namang magagawa ko? Bakit mo ko dinala dito? Nasa New York ang mama ni Tao Ming, sir. Kung gusto mo siyang puntahan, dito ka dapat sumakay. Nililoko mo ba ako? Hindi ako sinungaling. Nasa New York ang mama niya. Ngayon mo lang sinabi. Niloko mo ko. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin.
Alam kong galit ka pa rin hanggang ngayon. Kaya naisip ko na magmotor na lang tayo papunta rito. Akala ko kasi habang nasa biyahe tayo, makakapag-isip ka. Alam mo, hindi ko maintindihan. Gusto kita pero alam kong hindi yung pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, isang ilusyon lang naman. Gaya ng sinabi ko sa'yo, maglalaho ang pag-ibig pagkatapos ng 3 taon. Tapos saka natin maiisip, umibig nga ba ako talaga? Ang totoo nung nakita kitang umiyak kagabi, naisip ko, kung girlfriend kita, pasasayahin kita. Mabubuhay tayo ng magaan. Mabubuhay ng magaan? Hindi ko alam kung magagawa ko yun. Ano ba talagang pangalan mo, Shinyon? Yamen, 24 years old. Working part-time, graduate na. Isang ordinaryong tao lang ako. Hindi kita niloloko. Ang galing mong magbasa ng ugali ng tao. Hindi ba mahirap gawin yon? Sanayan lang siguro. Pero ang isang katulad mong inosente, madaling basahin. Tumigil ka nga, ano sanayan lang yan? Sa tingin ko, ang mama ni Tao Minsu, maraming sinabi tungkol sa akin. Pinag-aralan mong pagkatao ko para mapalapit ka sa akin, hindi ba? Wala siya masyadong sinabing impormasyon tungkol sa'yo. Yung mga sinabi ko ay mga obserbasyon ko lang. Totoo yun. Kung di kita lubusang nakilala, hindi kita pupuntahan at ibubulgar ang kasinungalingan ko. At hindi ko sasabihin sa'yo ang tunay kong pagkatao. Para malaman mo, hindi pa lubos ang tiwala ko sa'yo. Okay lang yun, dahil hindi na naman ako magsisinungaling sa'yo. Makinig ka. Kalimutan mo si Daming Sir. Alam kong imposible yun para sa'yo. Pero hindi mo kailangan ng isang lalaking hindi nababagay sa'yo. Alam mo, pinahihirap mo lang ang sariling buhay mo. Hindi mo kailangan gawin yan. Nabibilang tayo sa mahihirap na klase at di sa tulad niya. Doon ka lang, huwag kang lalagpas sa tulay. At mas magiging magaan ang buhay mo. Narito ka na. Aalis na ako. O bakit? Nawawala ba talaga ang pag-ibig? At hindi ito pang habang buhay? Kailangan ikaw ang sumagot sa tanong mong yan. Dahil ako siguradong oo ang sagot ko. Dito sa daigdig, lahat ng bagay may hangganan. Kasama ron ang pag-ibig. Ayoko nang pag-usapan ng paghihiwalay. Napakasakit kasi noon para sa aming dalawa. Ang malungkot na mukha ni Tamsa. Naiiyak ako sa tuwing naaalala ko yun. Hindi ako lalagpas sa tulay. Sige na. Beep.
Sanchay! Shinya, good morning. Ikaw at yung fake na pinsan ni Azde, kahapon. Teka, ano ba nangyari? Wala naman, bakit? Di ba nagsinungaling yun? Pinayaran siya ng mama ni Tao Mingse at Peke ang pagkatao niya. Nakakatakot nga siya nun. Pero nung makilala ko na siya, maraming bagay ang nagbago. Pagkatapos nun, naisip ko, hindi pala siya ganun kasama. Hindi siya masamang tao. Ano bang nasa isip mo? Labis ako nag-aalala. Naisip ko lang na dahil mas matanda siya sa atin, mas malawak na ang karanasan niya. Kaya pag magkasama kami, alam na niya ang iniisip ko. Sa kanya, panatag ang loob ko. Gusto mo pa rin siya maging kaibigan? Shasai! Hi! Good morning! Shinghe, di ba stricto ang unang professor natin? Halika na! Bye! Shasai! Shasai! Hindi mo sinasagot yung tawag ko kagabi! Wala naman tayong pag-uusapan, di ba? Bakit mo ba ako pinapunta? Sinipong kasi ako at masama ang pakiramdam ko. Kaya kita pinapunta para asikasuhin ako. Bakit? Katulong at tagapagluto ba ang tingin mo sa akin? Nakakainis ka naman. Di ba magkaibigan tayo? Kaya tulungan mo ako. Wala ka bang ibang kaibigan? Wala. Ikaw ang nagluto lahat niyan? Natutunan ko sa mama ko. Sige na, kumain ka na. Ang tagal ko nang hindi kumakain ng lutong bahay. Hindi pa nagluluto mama mo? Wala na ako, mama. Wala kang mama? May ibang asawa na siya ngayon. Nasaan ang papa mo? Hindi ko alam. Ang alam ko, sailor siya. Nung nagkaroon ng ibang asawa ang mama ko, nawala na rin siya. Hindi ko alam po nasa na siya ngayon. Matagal ka na palang mag-isa sa buhay. Pwede ba? Huwag mo akong tingnan na parang naawa ka sa akin. Sa panahon ngayon, hindi na bago ang sitwasyon ko. Halimbawa, si Xing yun, katulad ko rin siya. Napakasarap na niluto mo. Dahil ba sa mga magulang mo, kaya hindi ka naniniwala sa pag-ibig? Parang ganun na nga. Aalis na muna ako. Okay ka lang naman, di ba? Mabuti na ako. Aalis na ako. Bye-bye. Sandali. Hmm? Naranasan mo na bang humalik? Ano? Naranasan mo na, di ba? Kung ganun, okay lang. Ano sinasabi mo? Ano ka ba? Ano gagawin mo? Hindi ako nangangagat. Bitiwan mo nga ako! Ano ba? Iniisip mo pa rin siya, di ba? Ikaw ang nagsabi na hindi ka lalagpas sa tulay. Pero iniisip mo pa rin siya. Bakit mo ginagawa to? Ayoko ng ganyan ka! Isang babae at isang lalaki sa kwarto. Maglalaro sila ng video game? Huwag ka masyadong kabahan. Relax ka lang dyan. Di ba pumayag ka na pumunta rito sa bahay ko? Desisyon mo yan. Dapat sigurado ka. Parang nagtatalo ang puso ko at kaluluwa. Ang puso ko, tila nawawalan na ng balanse.
Hi. Sorry, pinapunta pa kita rito. Okay lang. Wala naman akong gagawin. May kailangan ka ba? May sasabihin ako tungkol kay Sanchay. Meron din kasi ako nakaligtaang sabihin sa'yo. Humanap ka na mabuting lalaki. Kung tayong dalawa kasi, walang pag-asa. Huwag mo na rin ako hintayin. Humanap ka na lalaki mag-aalaga sa'yo. Paprotekta, magmamahal. Simulat sa pool kasi, siya lang nasa puso ko. Salamat sa Diyos. Iniisip ko kanina pag nagtanong ka sa akin kung gusto kong maging girlfriend mo, anong gagawin ko? At hindi ka nababalik, ano? Magkaibigan pa rin tayong dalawa. Oo naman. Mabuti mo akong kaibigan, pero si Sanchay pa rin ang pinakagusto mo. Ah, ganito na lang. Mag-promise ka. Kung may next life, ako nang pipiliin mo. Tigilan mo na nga yan. Loka-loka. Tumatawa siya. Matagal ko na rin siyang hindi nakikitang tumawa ng ganyan. Sa totoo lang, ang mga luhang ito, luha ng kagalakan. Ano ba, Sanchay? Para kang sira. Naniniwala ko, si Xiao Tzu talaga makakapagpaligaya sa kanya. Like a diamond high, 风起又如晒，身后自由。